para masagot po natin yung mga katanungan sa halaga ng mga hard to find years dito sa mga sentimos na ito, guys. Bibigay po natin yan ngayon, no? 5 sentimos, 10 sentimos, at 25 sentimos. Kaya tumutok po kayo. Guys, welcome back sa ating channel. Bago na tayo magtuloy-tuloy, mag-subscribe po muna kayo at paki-on ang notification bell para palaging updated. Bibigyan po muna natin, itunahin natin itong mga 5 or mga 5 cents. Meron kasi mga taon dito na mga hard to find years na at ibibigay po natin yung mga value nun para alam nyo po kasi marami nagtatanong, no, kung magkano ba mabibili. Guys, ayan. Ito po ang mga taon, no? Year 1997 at 2006 ang presyo po niya. Binibili na po yan sa halagang 5 piso hanggang 30 pesos, no? 5 piso hanggang 30 pesos kasi depende po yan sa kondisyon. Munod na year ay year 2003 at 2017. Ang presyo po 20 pesos hanggang 50 pesos. Siyempre sa pinakapataas pong presyo nun, ibig sabihin po nun, ayun po ang pinakamagandang kondisyon nun. Sabihin natin po nga uncirculated po yan. No? Siguro dapat at least ano extremely fine hanggang uncirculated kondisyon na inyong mga barya para masunod po yung mga presyo nyan. Ayan, so binigay po natin yung taon at mga presyo. Dapat kumuha po kayo ng ballpen nyo, guys. At ito na mga susunod na ibibigay natin yung merong semi hard to find at hard to find dito sa mga 10 centimos. Okay, ilista po ninyo ang unang years, guys. Year 2000. Ayan, dapat maganda po ang condition na year 2001 at 10 centimos. Ang presyo po 5 to 20 pesos po yan. Ito semi hard to find na itong mga year 2001 na ito, no? At yung apat na taon na aking pong babanggitin na yan, medyo hard to find na po yan, no? 1998, 2000, 1999 at year 2003 ang presyo po niya nasa 30, no? 30 to 50 pesos na po ang bilihan ng mga ano dito, ang mga coin collector dito, di ba, mga numismatics. Pero depende pa rin po yun sa makakausap ninyong collectors. Sa meron kasing collectors na medyo galante naman at meron namang collectors na talagang susundin lang nila kung ano yung binigay, guys, yung guide, yung collector's price. At syempre yung hinahanap nilang mga criteria, dapat yung ibibenta ninyo ipasok ka doon sa kanilang requirement, kasi kapag hindi po yun umabot doon, hindi na po nila yung bibilin, kahit umal din po, no? Kaya kung meron kayo itong mga sinasabi ko na mga taon, pwede nyo pong ilisting din yan sa aking page, sakali may online Facebook page, kasi meron na pong mga nakakaalam nun, no? May mga tumitingin-tingin na po doon, no? Baka meron pong magkagusto sa inyong mga coins na ililisting doon at magkakaroon po kayo ng transaction doon. At ako din, kung halimbawa man magugustuhan ko inyong mga coin, mag-message po kami. Yan. So ulitin natin yung taon, no? Semi hard to find, year 2000, 5 to 20 pesos, 1998, 2000, 1999, 2003, hard to find na po yan. Ang price, 30 to 50 pesos at pwede nga, depende sa collector na makakausap nyo. At panguli, itong ating mga 25 cents na BSP series coins. Ayan, so dapat, ako naghahanap po rin ako nito, eh. May mga kulang din ako dito sa mga 25 centimos na ito. At gusto ko rin po makabili. Dapat at least ganito yung mga kondisyon. Kasi ito po mga pinag-iingatan ko pag kahit common po yan, tinatabi ko. Kasi kung makakabuo tayo ng isang set niyan, ipiprint po natin, di ba? Siyempre kasama yung mga common doon. Hindi naman po pwedeng yung semi-hard to find at hard to find na years lang ang inyong hahanapin, di ba? Paano kayo makakabuo ng set niyan? Lalong-lalo na kung ipiprame po ninyo. Hindi po ba? So, ang mga taon dito na talagang may presyo na. Unahin natin na year 2005 at year 2008.
10 piso hanggang 30 pesos ang bilihan ng mga collectors dyan. At yung isa, yung hard to find, yung year 2006. At ito, medyo mataas-taas na po ang value nitong year 2006 na ito. Nasa 150 to 500 pesos na ang palit niya. Kung meron po kayo, sa isang piraso lamang yun. At least, extremely fine to uncirculated condition. At sa tingin ko, merong mga brilliant uncirculated dito sa 25 centimos na to, kasi yung appearance, karamihan ng mga 25 centimos ay magaganda, lalo pag ayun nga, pag uncirculated. At yan, meron, nakikita nyo naman sa screen ninyo, magaganda ang condition yan. At karamihan pa dyan, may mga luster pa, no? Mga mid luster coin, at may mga error coins din po lumabas dito . Kaya dapat yung error coins naman yun, iba rin ang magiging presyo, ano, kung meron din kayong mga error coins dito sa mga sinabi natin ng centimos, 5 centimos, 10 centimos at 25 centimos, pwede nyo po yung ipakita doon sa Kalimay Online Facebook page. Okay, so ulitin ko guys, no, at least extremely fine to uncirculated condition. At kung may brilliant uncirculated, pwede po yan, dahil ayun po ang pinakamaganda sa lahat. At doon po ninyo ililisting sa may Kalimay Online Facebook page community, ha, ulitin ko, page community po, hanapin nyo doon sa aking page, huwag po sa mga comment section, kasi mahirap po magtingin-tingin doon at hindi kami halos nakaka-receive ng notification kapag doon lang sa comment section . Kaya dapat nakabukod ang paglisting ninyo, page community, para makita ko agad dyan. At dapat po malinaw yung mga picture para yung mga titingin doon, yung mga gustong bumili at yung mga naghahanap doon, pag nakita nila yung inyong mga barya, syempre pag malinaw yan at maganda yung caption yan, malinaw yung paliwanag nyo doon sa caption, diba, so malaki po yung chance na ang inyong coin ang mabibili doon. Ayan, so nabigyan na natin, no, 5 centimos, 10 centimos at 25 centimos. Ayan, yung detalye guys, dapat sinulat po ninyo para alam ninyo yung mga years. At kung hindi kayo masyadong nakasunod, pwede nyo pong i-check sa my n.mista.com yung mga, makikita nyo po doon yung mga semi-hard to find years at mga hard to find years. At yung presyo yan, nandito, sinabi ko na, no? At dapat aware po tayo dyan sa mga presyo na yan para hindi po tayo mapaglilinlangan. Marami kasing lumalabas ngayon ng mga bogus lang . Di po ba? Ayan. So, bago lang tayo magtapos, sa mga baguhan lang sa ating channel, huwag po din yung kalilimutang mag-subscribe, syempre. At kung nag-subscribe po kayo, paki-on na rin yung notification bell para pag may upload akong bago, manonotify agad kayo. So, mag-join na rin sa membership pa. Hanggang sa susunod guys, no? Kita-kits tayo. God bless po sa lahat. Out na tayo.